Ito mga kadiskarte, bagong idea, bago sa paningin. Kung ikaw ay mahilig sa pagtatanim at mayroong kang lupain, pwede mo itong gayahin ang ganitong sistema. Ang lugar na ito ay nasa paan ng bundok. Ibig sabihin, kapag umuulan, ay talagang mabahaan ang lupa na ito. So, ibig sabihin, hindi pwede sa mga pananim. So, ang ginagawa ng may-ari ng lupa na ito, inasimbola nila ito ng papatungan ng mga pananim. Kahit umuulan man o bumabaha, hindi masisira ang pananim. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang production. So ngayon, ang kagandahan nito sa kanilang ginagawa ay talagang quality ang kanilang produkto. So ang pagsimula nito ay hindi siya madali, medyo mahirap. Kasi una-una, ayusin mo pa yung lupa dyan at ipapatag mo pa. Ang pag-label sa lupa, siyempre kailangan mo ng bakho. Hindi yan kaya sa mga kalabaw lang. So dito, siyempre kailangan mo ng gumastos. Pero babawi naman yan kapag naging successful ang pananim mo. Masipag lang ang mga taong gumagawa nito. Ayaw nila masayang ang oras na wala naman silang gagawin. So pati gabi, nagtatrabaho pa rin sila. Ang lugar na ito ay mahirap sa tubig. Ang ginagawa nila, naglagay lang sila ng malaking drum para dyan sila mag-stack ng tubig, para may magamit sila sa pagdilig ng kanilang halaman. Ayan mo kung napapansin mo. Ang lugar na ito ay first time nangyari na ganito ang ginagawa nila para mapakinabangan nila yung bundok. So ang ginagawa nila, pinapatag nila. Kung napapansin mo, maganda tingnan ang kanilang pananim kasi nasa taas. Kahit uulan at bumaha, hindi yan basta-basta masisira. Maganda sa paningin kapag may garden ka. Talagang natatanggal yung stress mo. Ayan o, talagang nakaka-enjoy, nakaka-excite. Sarap mamasyal araw-araw dito sa garden na ito. Totally ang ano nila dyan, kahoy lang at saka yung tali na straw. Pwede niyo gagayahin yan. Kung mayroon kayong malaking lupa, gagayahin niyo yan. Okay lang gumastos kasi babawi lang naman yan. Lalo na ngayon, mahal yung gulay ngayon. Talagang kikita kayo ng malaki sa mga ginagawa ninyo. Tingnan mo. Yan. Amazing. So, nakakatuwa lang dito. Tanggal yung stress mo kapag nakita mo yung panani mo na ganyan na yung hitsura. Ayan, totally may straw dyan sa taas. Dyan papagapangin yung pipino. Ang ganitong idea na pamaraan sa pagtatanim, hindi ko alam kung nagaya na ito sa Pilipinas. Sa palagay ko, wala pa naman akong nakita ng ganitong mga pananim sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi pa nila nagaya. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa. So malaking tulong ang kanilang ginagawa na pwede natin gayahin. Lalo na kung malaking lupain mo, pwede mo itong kopyahin ang kanilang strategy. Tulad niyan, malaki na yung pipino na mulaklak na. Kung napapansin mo, sabay-sabay umakyat, oh, gagapang. So dito, kapag naging successful yan, ay talagang kikita ka ng malaki, lalo na yung pipino ngayon, sobrang mahal. Ito yung bunkhouse nila na may tubig na yung mga drum dito. So walang problema sa tubig o pinaakyat na nila, nilagyan. Yan. So nag-spray na si Kuya. Hindi ko alam kung chemical or tubig lang yung ginamit ni Kuya sa pag-spray dyan. Baka pandilig lang yan sa dahon kasi hindi naman siya nagmamas. Tulad nito, yung sili, quality yung bunga, sobrang laki yung green na sili. Ayan o, maganda yung pagkatubo. Ito talaga inalagaan. Ito naman yung sili, inisprayhan. Pero hindi ko alam kung tubig din yan or chemical. Ayan. So, ang sili, kailangan pa rin na babasain mo siya ng tubig. Kumbaga, papaliguan mo siya para mas lalong healthy ang kaniyang puno, pati yung dahon, at mabilis din itong mamulaklak. Mas dumami pa ang pamulaklak niya. Ayan. So, ang kagandahan nito, ang kanilang ginagawa, talagang quality. Kapag quality ang product mo, mas lalong mahal siya. Pwede siya ibinta sa mall. O, ang galing. Tingnan mo, ang ganda ng bunga. Malaki. Ganyan klaseng sili. Quality yan. Yan ang tinatanggap sa mall kapag binibinta mo yan. Kaya pagpasok mo pa lang sa mall, pag naghanap pa ng sili, medyo may kamahalan. Kasi quality. Ayan o, yan ang ginagamit sa mga hotels at restaurant. Quality ang bunga ng sili.